maraming pagsubok na darating sa inyong buhay. Ngunit ito yung lilipas at malalagpasan nyo rin. Kung mapapagtagumpayan ninyo. Ngunit kung hindi kayong nasasadlak dito, manampalataya at sumunod sa aking salita. Magpakatatagaya sa inyong pananampalataya, kayo'y dadaan sa anumang pagsubok. Ngunit kung ako'y laging nasa sa inyo, kayo'y magtatagumpay. Huwag kayong umasa sa inyong isipan at sa inyong damdamin, kundi sa aking espiritu lamang. Pakatiyakin ninyo na kayo'y laging nakaugtong sa akin, sumunod ng mayroong pagpapakumbaba sa aking salita at kayo'y manalig. Sumainyo ang aking pag-ibig. Julie. Andi si Julie. Good morning, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng mga prophet ngayon, napakaraming pagsubok, napakaraming paghihirap, maraming iisip ang dadaanan mo na natin dito sa lupa bago tayo makapasok sa langit. Yun ang tinatawag na sure win. Kasi may sure win ng Diyos sa atin. Tinuturo niya sa atin kung paano ang sure win. Kaya sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok langit. Pag ako sumuntok, may tatamaan. Ang ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagsunod natin sa pananampalataya, tiyak na mayroong karampatang katuparan ng kaligtasan ng kaluluwa. Kasi ang basis natin, Bible. Kung ano ang sinasabi ng Bible, yun lang ang paniniwalaan natin. Pag wala sa Bible, hindi natin paniniwalaan. At babasa ako sa inyo ng talata na may sure win. Sigurado-sigurado ang kaligtasan. Ito sabi, 2 Thessalonians 1:4-5. Itong 2 Thessalonians 1:4-5, ito yung dinaanan ng lahat ng mga apostol. Ito ang dinaanan ng lahat ng mga banal nung panahon ng unang ulan o ng Israel. Kung natatandaan nyo nang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, na-preach ko na to eh. Nung mamatay siya sa krus, nagbiyak yung lupa eh, sa mga sementeryo. Lumabas doon ang mga banal na buhay na maguli, na pinatunayan ng Panginoong Hesus na may pagkabuhay na maguli. Siya ang unang pagkabuhay na maguli, siya yung panganay ng mga panganay. Alam nyo ba kung ano ang ginawa sa Hebrews 11, sa lahat ng banal na buhay na yon, para usigin lang at patayin. Kasi kailangan dahanan nila yon para sure win. Nabasa ko na ito sa Hebrews 11. Hindi ko nababasahin. Ang babasahin ko na lang, yung sure win. Ito sabi sa 2 Thessalonians 1:4-5. Ano ba't kami sa aming sarili nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Yan yung nakasulat sa Philippians 1:29 na hindi lang pananampalataya, kundi pagtitiis din alang-alang kay Kristo. Upang tayo'y luwalhatiin at gawing banal at ligtas sa araw na yun. Sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. So, merong kapighatian tayong dadaanan, pero titiisin mo. Marami tayong pag-uusig na dadaanan, titiisin mo. Dahil sa iyong pananampalataya at pagtitiis. Yung pagtitiis ang gumagawa ng pagsasakdal sa ating pananampalataya. Na isang tandang hayag. So meron daw ebidensya, hayag ito, tandang hayag na ebidensya ng matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Na dahil dito'y nagbabata rin naman kayo. So ito ang ebidensya. Magpapatunay na ikaw ay papasok sa langit. So kung hindi ka papayag na magtiis at mananampala sa lahat ng pag-uusig at kapag hatian titiisin mo, hindi ka rin makakapasok sa langit. Pero kung ibibigay mo talaga ang buong buhay mo sa Diyos, sa pananampalataya, sa Kanyang salita, sigurado, sure win ang kaligtasan. Kasi tingnan niyo mabuti ha, nilikha tayo ng Diyos, inilagay tayo dito sa lupa, binigyan tayo ng free will, bahala ka. Gawin mo gusto mong gawin, you're free. Pero sabi ng Diyos, yung kalayaan na yan, kailangan gamitin mo sa mabuti ang pagpili. Piliin mo ako. Piliin mo yung kalooban ko para iligtas kita.
Kasi you are praying, yun ang sinabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan eh. Malaya niyo makakain ng lahat ng bunga ng punong kaayo sa loob ng hardin, maliban doon sa puno na pagkinain mo yung bunga nyo, magbubuksan ka sa tama't mali. So ikaw lang mga yung tao, magbubuhay ka ngayon sa tama't maling pagkakaalam mo. So magiging Diyos ka ng sarili mo, kaya yung nasabi ko sa tatas eh. Hindi naman kayo mamamatay, sabi ko eh. Pag kumain ka niyan, magbubuksan ka, magiging katulad ka ng Diyos, malalaman mo tama't mali, di ba maganda yun? Kasi ang nakakaalam lang ng tama't mali, ang Diyos lang. Ang mabuti lang, ang Diyos lang. So kung tayo magbubuhay sa lupa, kasi sabi ng Diyos, pwede kang babaala ka. Sige, kainin mo lahat ng bunga dyan. You're on your own. Gawin mo ano gusto mo. Pero huwag kang kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama't mali. Siguradong mamamatay ka. Yun ang karnality ng tao. Naging Diyos siya sa sarili niya, binatay niya ngayon ng buhay niya sa tingin niya tama't mali. Kaya kita niyo mga tao ngayon, pag tinuro mo pala ng palataya, sabi, hindi, maging mabait ka lang sa kapwa mo, huwag kang gumawa ng masama, maging mabait ka, pupunta ka sa langit. Nababatay sila doon sa pagkaalam ng tama't mali. Kumakain sila ng bunga, ng punong pinagbawal ng Diyos, ng carnality. O nang ikaw ang magiging Diyos sa sarili mo, ikaw ang magdidesisyon kung anong tama't mali. Meron ng tama't mali. At ang matama lang, salita ng Diyos. At ipinakita na ng Diyos kung ano dadaanan natin. Bago pa itinalaga sa libutan, hinirang na tayo ng Diyos na maging katulad ng Panginoong Jesus na susunod sa lahat ng kalooban ng Ama. Yun ang ipinortray ng Jesus Christ bilang anak. Lahat ng inutos ng Ama, sinunod niya. Di ba sabi pa nga niya? Bago dumating yung paghuli sa kanya, nagpe-pray siya sa Gethsemane. Sabi niya, Ama, pwede ba lumipas itong sarong ito? Pero hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo. So, ang kalooban ng Ama, ang dapat maghari sa atin dito sa lupa. Pero kita nyo nung sumaway si Eva at si Adan, di ba nawala ang provision? Inalis doon sila doon sa lugar ng provision. Kaya sabi, mula ngayon, nasumpaan lupa. Para ka kumain, magtanim ka. Aani ka ng ano, bahala ka. Dahil sa kasama ang ginawa mong pagsubay, naisumpa ang lupa, naisumpa ang langit, naisumpa. Pati yung panganganak na Eva, naisumpa. Dapat sana, madali lang ang panganganak. Sabi mula ngayon, panganganak mo Eva, maghihirap ka sa panganganak. Kasama sa sumpa ay hirap na hirap. So, ayang madali salita, mabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Sinasabi sa Galatia, pag nabubuhay ka pa sa pagkaalam mo ng tama't mali, karnalidad ang tawag doon. Mamamatay ka, sabi. Sabi sa Galatians 6:7-9. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya naman niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanya sariling laman ay siya naman mag-aani ng kasirahan. Dadagpuan ang nag-aasik na sa espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pukul sa laman, sa pamamagitan ng sarili mong karunungan, sarili mong matalinuhan, kung ano tama, kung ano mali, mag-aani ka ng kasiraan. Pero kung sa espiritu, sabi ng Diyos, sa John 6:63, ang salita ko, espiritu at buhay. So kung ang pipiliin mo ay ang salita ng Diyos na sundin ang pamumuhay ni Kristo, aani ka ng buhay na walang hanggan. Kakain ka ng puno ng buhay. Kasi sabi ng Ama eh, ang kumain doon sa bunga ng puno ng buhay, hindi mamamatay. Kaya inalis ngayon yun eh, ng Ama eh. Dinala niya doon sa langit. Sabi niya, naging matalino na ang tao. Iisipin niya na kumain ng puno ng buhay para hindi na sila mamatay. Inalis yun, dinala sa langit. At doon sa third heaven, sa New Jerusalem, nandun yung puno ng buhay. Pakakainin tayo doon pag nandun na tayo. Nagbubunga yun ng ano, every month, iba bunga. Yun ang puno ng buhay doon sa langit. So sa mandaling salita, ang puno ng buhay sa lupa, si Kristo. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Pipiliin natin si Kristo. Yun ang sure win. Sabi sa Isaiah 48:10. Narito, dinalisay kita. Ngunit hindi parang pila.
pinili kita sa horno ng kadalamhatian. Alam niyo si Jesus Christ, ang sa tawag sa kanya sa Isaiah, sanay sa mga kadalamhatian. Taong sanay sa kadalamhatian. Sanay siya sa tiing siya. Natiis lahat ng Panginoong Jesus eh. Sabi sa Hebrews 5:8. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanyang tiniis. Sanay siya sa kapanglawan, tinitiis niya lahat ng hirap. So bilang katawan ni Kristo, titiisin din natin ang lahat ng hirap at lahat ng kapigatihan. So, ariging kang ganap at karapat dapat. So, sure will. So, kung gusto mo talagang manalo at gusto mong makapasok sa langit, isa lang gagawin mo yung ginawa ni Kristo. Bagamat siya'y anak, ay natutong sumunod sa lahat ng kalooban sa mga bagay na kanyang tinitiis. Sapagkat dito sa lupa, puro tayo tiisin, sabi sa John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, akin din naigas sa libutan. So may kapighatian. At hindi lang kapighatian, maraming kapighatian. Sabi sa Psalm 34. Psalm 34:19. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. So matuwid ka ba? Hindi lahat ng tao matuwid, ha? Hindi lahat ng tao banal. Meron lang ginawang matuwid at meron ginawang banal. Yung nagsisi na at sumampalataya na at nalinis na siya ng dugo ni Kristo. Ang tawag sa kanya, banal, matuwid at mabuti. Yun ang sinasabi ng Bible. So yung banal lang ang pwede magpakabanal-banal. Yung matuwid lamang ang pwede mo magpakatuwid-tuwid. Ang baluktot kailanman hindi matutuwid. Sabi ng Ecclesiastes, maliba na ang Diyos ang gumawa, tsaka lang matutuwid ang tao. So, maitutuwid lang ng tao ang kanyang hakbang kung ang Diyos nasa kanya. Ang Diyos lang ang pwede magtuwid. Ang Diyos lang ang pwede magpabanal. Ang Diyos lang ang pwede magbigay sa atin ng kapangyarihan na maging matuwid. Wala sa atin sa tao, sabi sa Jeremiah 10:23. Wala sa tao ang magtuwid ng kanyang hakbang. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan ito. Yung anak ng demonyo yun. Maliban maging anak siya ng Diyos, saka lang siya malilinis. Sapagkat tayo lahat, anak ng demonyo noong araw. Tayo masuwain, walang masunurin sa atin. Si Kristo lang ang masunurin. Tayo lahat masama. We fall short of the glory of God. And the wages of sin is death. Ang kabayaran ng mga kasalanan ay kamatayan. Kaya tinubos tayo ni Kristo sa krus sa lahat ng ating kasamaan para hindi na tayo mamatay. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka pa rin susunod sa Ama, sa lahat ng kalooban ng Ama, hindi ka pa rin papasok sa langit. So kinakailangan maging tunay tayong Kristiyano. At ang pagiging tunay na Kristiyano, dadaan tayo sa proseso. At ang proseso nito, yung bautismo sa apoy. Kailangan dumaan tayong lahat sa bautismo sa apoy. Dadaan ka sa apoy. Sabi sa 1 Peter 1. Na ito ang inyong totoong itinagagalak. 1 Peter 1:6-7. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailan may pinalumbay kayo sa muling pagsubok. So muli, ha? Sunod-sunod to. Lagi may pagsubok. Nung tayo tumanggap sa Panginoong Yesus, nasimula na ang pagbanat ni Satanas sa atin hanggang sa pagbaba ng Panginoong Yesus. Ang tawag doon, bautismo sa apoy. Yun yung ginawa ng Panginoong Yesus. Nung mabaptize siya sa tubig, nabaptize siya sa Spirit, dinala siya sa ilang, binautismo siya sa apoy. Hindi nanalo si Satanas sa kanya. Hanggang sa umakyat siya sa langit, hindi nanalo si Satanas. Ganon din tayo. Hanggang sa umakyat tayo sa langit, hindi mawawala ang bautismo sa at hindi mananalo si Satanas. Kasi sabi sa Psalm 34 yun eh. 19, basahin ko ha.
marami ang kadalamhatian ng baduin, ngunit ililigtas ng Panginoon ito sa lahat. So lahat ng pagsubok, Diyos ang nagbigay ng solusyon. Lahat ng tukso ni Satanas sa atin, inalagayan tayo ng Diyos. At lahat ng kadalamhatian at kahirapan natin, ililigtas tayo ng Diyos. So ano problema? Ang problema ikaw kung ayaw mo sumampalataya. Pero pag sumampalataya ka na, ang Diyos na ang gagawa. Ang Diyos ang magbibigay ng pagnanasa, ang Diyos ang gagawa. Yun ang sinabi ni Pablo. Bagamat hindi ako, hindi ang Diyos na gumagawa sa akin, nagawa niya lahat ng pagsubok at kahirapan. Babasahin ko sa inyo mamaya yun, yung kahirapan ni Pablo. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan ito sa kaikapupuri, ikaluluwalhati, ikararangal sa pagkahayag ni Kristo. So dadaan sa pagsubok sa apoy. Hinirang tayo ninyo sa hurno ng kadalamhatian. In the furnace of fire. Hurno, ibig sabihin furnace yun. Doon pwede magluto ng lechon. Doon nagluluto ng pandesal sa hurno. Ng kadalamhatian. Katulad ni Kristo. Babasahin ko sa inyo yung hirap na dinanas ni Pablo na tiniis niya. 2 Corinthians. Corinthians 6:4-10. Dadapuan sa lahat ng mga bagay pinagkakapurinawa namin ang aming sarili gaya ng ministro ng Diyos. Sa maraming pagtitiis, sa maraming kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay. Dalawang beses na latigo si Pablo na 39 na hagupit na latigo. Pero yung 39, pag isang hataw lang sa'yo doon, nabibiyak ang likod doon eh. Lalabas ang dugo mo doon, magde-dehydrate ka, magpe-paint ka doon. Maubusan ka ng dugo. Pero si Pablo, kung man of God, kinaya ni Pablo lahat ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa mga pagkabilanggo, ilang beses na bilanggo si Pablo, si Pedro, pero pinapakawalan siya ng mga anghel. Sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Pag si Pablo walang tinanggap na ikapot handog sa Pilipinas, kasi di siya binibigyan ng tesoro ni God, tsaka ng mga Corinthians, taga Pilipos lang nagbibigay sa kanya. Kaya sabi niya sa Pilipos 4:18, eh, dahil ako'y paso, dahil kay Epafrodito na nanggaling sa inyo, na mabangusang nyo, na nakalulugod sa Diyos, Pilipinas ang nagbibigay ng ikapot handog. Sila hindi eh. Pag walang ikapot handog, nag-tent making si Pablo. Katrabaho siya. Pag walang tent making, ayuno. Lulusan ba siya? Maraming paraan. Walang makakain, hindi ayuno. At ang ayuno ay pinakamahusay. Alam niyo ba, pinakamahusay ang fasting sa lahat sa katawan. Kasi pag daw tayo nagpa-fasting, walang makakain ng tiyan mo, ang kakainin ng gastric acid sa tiyan mo, yung cholesterol mo. Kaya yung bad cholesterol mo matutunan. Kaya mas maganda yung fasting. Hindi lang spiritual to, good for the body. Kaya kita nyo, gaganda ng katawan ng mga apostol dahil kapapasting nila. At yung mga ninuno natin ng araw, kasi tinuturo ito, yung intermittent fasting, sa pinag-aaralan ko nga ito eh, sa internet eh. Ang basis niya, yung mga ninuno natin ng araw, wala namang fast food nun, wala namang Jollibee nun, wala namang silang gas stove o restaurant o karinderya kakainan. Pagising nila ng madaling araw, naghahanap na sila na makakain nila. Puro walang almusal yun. O pag nakakuha, nakapatay ng usa, nakakuha ng bunga ng punong ka, tsaka lang sila kakain. Yun lang, isang kain lang sila. Kaya ang husay ng nila, nagpa-fasting ng umaga, walang almusal. Sabi si infirmary, kasi nasanay tayo, almusal ang pinakamabuti, sabi, di ba? Ayon sa pagsusuri nila, mas maganda daw walang almusal. Mas maganda yung intermittent. Pero huwag niyong gawin ito, ha? Kasi pinag-aaralan ko pa rin ito. Nagagawin ko nga. Kasi may fasting eh. May windows kung kailang kakakain. Doon ka lang kakain, sa kain lang. Katulad ng mga ninuno natin, wala namang kasi silang ginawa. Kundi mag-akyan panahog sa bundok, maghanap ng pusang mapapatay, bago yung ramo. Maghahanap ng saging, o ang bunga ng punong kahoy bago kumain. O ganun sila. Ang lalakas ng katawan nito. Tsaka lang sila kakain, isang kainan na, isang busog, para crocodile. Alam niyo yung mga guwaya pag nakakain ng isang tama raw yun?
Isang buwang hindi kakain yun. Isang kain lang. Nakita nyo, kahit yung mga kabayo, mga baka, damo lang ang isang kainan lang sila, kaya ang lalakas nila. Ganun eh. Ganun ang sistema ng body. Kasi tayo, binigyan tayo ng Diyos eh. Ng kapangyarihan, mabuhay ng masagana sa lupa. Hindi tayo kayang daigin ni Satanas. Dahil pag walang tithe at offering, eh di fasting, mananalo ba si Satanas? Play natin. Sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhon, sa kagandahan loob ng Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi mapagkunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng sandata, ng kagwiran, sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang turi, sa pamamagitan ng masamang ulat, sa mga mabubuting ulat, gaya ng mandaraya ngayon may mapagtapad, waring hindi mga kinikilala, gayon may mga kilalang mabuti. Tulad sa naghihingalo, na narito kami ng mabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Tulad sa nadulungkot, gayon may lalong nagagala. Tulad sa mga dukha, gayon may mapagpayaman sa marami. Gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may maroon ng lahat ng bagay. So, ipinakikita dito ni Pablo, napakaraming kahirapan ng isang Kristiyano. Yun din ang sinabi ni Pedro sa Acts 14:22. Kasi kung tunay kang Kristiyano, kung ano dinaanan ni Kristo, dadaanan mo. Kaya dinaanan din ng mga apostol, yung dinaanan ni Kristo. Si Brother Manning, apostol natin, nakita niyo ba yung maman yan? Nag-aano lang nga yan, sumasakay lang ng jeep yan eh. O nakita niyo ba nagka-coach yan, o nagkaroon ng magagandang damit yan? Pero yung mga peking mga apostol, mga peking pastor, nakita niya yaman ah. Di ba? Mga offering lang sila, sako-sako offering eh. Tayo, talaga makikita mo, duha eh. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pamananampalataya. Sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So marami tayong dadaan ng kapighatian. Basahin ko sa inyo yung nangyari doon sa mga banal. Nung mabuhay na maguli ang Panginoong Jesus, nabuhay na maguli yung mga banal sa Jerusalem. Sumampol ang Diyos na kailangan lahat ng banal na ito na binuhay na maguli, bubuhay hindi maguli, i-glorify. Pero, may requirement, sure win. Kailangan dumaan sa kapighatian, kahirapan, bago i-glorify. Babasahin ko sa inyo yung nangyari sa kanila. Hebrews 11:35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Kasi naglabasan yung mga Israelita sa Jerusalem eh. Yung banal ng Diyos, naglabasan, pumuwi sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos, ito nangyari. At ang iba'y namatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kambin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Yung glorified body na pagkabuhay na maguli. Kaya kailangan mamatay sa hampas. Kailangan dumaan sa hirap. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkaliba. Sa paghampas, oo. Oh, bukod dito sa mga tanikal at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato. Pinaglalagari. Pinagtutukso, pinagpapatay sa taba. Sila'y nagsilakad ng parod pa rito. Na may balat ng tupat kambing mga salat na pipighatid tinatampalasan na sa mga gayon na hindi karatad dapat ang sanlibutan na naliligaw sa mga ilang at sa mga kabunduan at sayungib at sa mga lugga ng lupa at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtam ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang silang lahat ay huwag mangisakdal ng bukod sa atin. So, nung sila'y buhayin maguli, hindi sila ginaglorify. Hindi sila kailangan mag-isakdal ng bukod sa atin. Sabay-sabay tayo nag-glorify. Pero dagaan mo na yung mga yan sa kahirapan at kapigantian at pagsubok. Ganon din ang iglesia ng Diyos ngayon.
Hindi pwedeng hindi ka dadaan sa kahirapan. Sabi ng Job 23:10. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. So, susubukan muna para lumabas na ginto. Hindi pwedeng hindi susubukan. Susubukan. Sabi sa Malakias 3:3. Dadali ka sa langit forever and ever eh. Tapos hindi ka dadaan sa kahirapan, hindi ka dadaan sa pagsubok. Eh paano yung iba? Ganun lang ba yun? Hindi nahirapan, tapos sa langit eh. Hindi, dadaan tayo lahat. Ito sabi, 3-3 ng Malakay 3-3. Na siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak. At kanilang dadalisayin ang mga anak ni Levi. At kanyang pagiginising parang ginto. At pilak at sila'y maghahandog sa Panginoon ng handog ng katuwiran. So, at saka ka lang makapaghahandog ng katuwiran ng kabanalan, dadaan ka sa maraming kahirapan at pagsubok. Hindi pwedeng hindi. Sabi sa Matthew 10:22. Kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dadapot ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So, maliwanag na naman ang salita nito. Yung magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ano yung wakas? Pwedeng wakas ng buhay mo. Pwede kang patayin ng Diyos, kunin ka. Baka may masama pang mangyari. Para masigurado ng Diyos, ligtas siya, pwede kanyang patayin kung may masamang mangyayari lang naman. Sabi sa Isaiah 57. Ang matuwid, o born again to, matuwid eh, banal, na namamatay at walang taong nagdadalamhati. Mga taong mahabangin, pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay inaalis sa kasamaan na darating. Halimbawa, nakita ng Diyos, pagtagal-tagal, tatalikod ka. Pagtagal-tagal, babalik ka sa dating pagkatao. E kung mo alam ng Diyos ang puso mo na talagang matuwid ka, nagpapakabanal-banal ka, nadadala ka lang ng kamunduhan, papatayin ka niya dahil may masamang mangyayari sa iyo para iligtas ka niya. Ngayon, yun namang mga matutuwid talaga na kayang magpakatuwid hanggang pagbaba ni Kristo, hindi mamamatay yun. Sabi ni Kristo, sumasampalataya ba kayo sa akin? Sabi sa John 11. Kasi may pangako siya, sabi niya, yung mga nakatayo sa ibabaw ng bato, merong ilan sa kanila na hindi maranasang magmatay hanggang sa muling pagbabalik ko. So, sa muling pagbabalik ng Panginoon, meron doon mga Kristiyano na katayo sa ibabaw ng bato, kay Kristo, na hindi sila mamamatay. So, sana tayo yun. Ngayon, kung gusto mong ikaw yun, manapalataya ka na ikaw yun. Ngayon, gawin mo yung dapat gawin. Magpakabanal-banal ka araw-araw, hintayin mo Panginoon sa pagbaba, hindi ka mamamatay. Ito sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. So kung pinatay siya na niya, kasi ang Diyos ang pumapatay. Si Satanas, instrumento lang sa pagpatay, hindi si Satanas ang pumapatay. Ang Diyos ang pumapatay, siya ang bumubuhay. Kaya tinan niyo si Job, di ba sabi ni Satanas, kaya alam naman sumasambaya, kaya alam na makakasunod yan dahil pinagpapaalamon. Bigay mo sa akin yan. Pero sabi niya, sige, subukan natin. Susubukan natin si Job. Pero hindi mo siya pwedeng patayin. Pag pinatay ni Satanas si Job, siya patay. Mapapagapapunta niya sa ano niya. O hindi niya pinatay si Job, di ba? O sino pumapatay? Ang Job. Si Satanas hindi. Pag ayaw ng Diyos na mamatay ka, hindi ka mamamatay. Sabi din sa, ano yun, sa John 10, di ba? Matthew 10:28 yata. Kung yung mga ibon, nabibili ng 10 cents lang, sa 10 centimo,
Kapag ayaw ng Diyos mamatay, hindi mamamatay, tayo pa kaya? Kanyang nilikha. Naging gagawin niyang katulad ng Diyos na makakasama forever and ever. Tayo pa ba? Ito sabi niya. At ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Magpakailanman, sinasampalatayanan mo baga ito? Sabi sa 1 John 3:3, kung meron kang pag-asa sa iyong sarili ng ganung pananampalataya, maglilinis ka sa sarili mo. Mangyayari sa iyo yun. 1 John 3:3. At sino man mayroon ng pag-asa ito sa kanyang sarili, ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niya malinis. So maglilinis ka ng sarili mo. Paano maglilinis? Yung tubig ng buhay. Yung tubig na naglilinis, ang salita ng Diyos, ang tubig ng buhay. Lilinisin tayo ng salita ng Diyos sa lahat ng ating karumihan. Pagkat ginawa na ng Diyos yun, binigyan ka na ng bagong pagkatao. Bagamat ang dating pagkatao na andiyan pa, ipinako sa krus yan. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya, minuminuto, sigur-sigundo, sinusunod mo kalooban ng Diyos, hindi ka mamamatay. Sinasampalatayanan mo ba ganito? So dapat man sampalatayanan. Kasi napakapalad ng mga nauhusig, sabi sa Matthew. Ito yung beatitude, yung pinagpala. Tingnan mo kung kasama ka sa napagpala. Matthew 5:3. Mapalad ang mga mapagkumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapagkumbabang loob, ano yun? Yung kalooban mo mababa. Hindi ka bumabantay sa alam mo tama't mali. Hindi ka kumakain ng bunga. Doon sa hardin, sa Garden of Eden, na pagkaalam ng tama't mali, hindi ka nagiging Diyos ng sarili mo. Meron kang Diyos na sinusunod. Kung ano ang tama sa Diyos, yun ang tama sa iyo. Pag mali sa Diyos, mali sa iyo. Hindi yung kung ano tama't mali sa iyo, hindi yun. Ikaw ang Diyos na sarili mo. Yun ang magpapakumbabang loob, ang kaharian ng langit sa iyo. Mapapalad ang nahahapi sapagkat sila'y aalirin. So, tiisin mo daw yung kahirapan sa lupa. Tiisin mo yung kapighatian, yung pag-uusig. Kahit wala kang kasalanan, eh, di tanggapin mo. Eh, yun eh. Anakan ng Diyos eh. Eh si Kristo ba may kasalanan, ba't inusik? Pinapako pa nga sa krus eh. Nilatigo pa eh. Tinatulan pang kriminal. Eh may kasalanan ba? Wala naman eh. O, ganun din tayo. Ikaw ang katawan eh. Kung ano ginawa sa ulo, di gagawin din sa katawan. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So kung maamo ka tupa, na ibig sabihin, napakamasunurin mo sa kalooban ng Diyos, aanihin mo itong bagong lupa, yung new earth. Kasi itong lupang ito, susunugin ito, bagawa ng bagong lupa at mga langit. So ang ating mamanahin, yung bagong lupang gagawin. Hindi itong lupang ito, susunugin ito eh. Mapapalad ang nagugutom at nauuhog sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Sino yung gusto talagang matuto? Sino yung talagang gusto makaalam ng katotohanan? Sino yung gusto makaintindi ng kapahayagan? Bubusugin ka! Kasi nakikita ng Diyos sa atin kung sino yung nauuhaw sa salita at yung hindi nauuhaw. Pag nauuhaw ka kay Kristo, pahayagan ka ni Kristo. Bibigyan ka ng tubig ng buhay. Mapapalad ang mahabagi sapagkat sila'y kahabagan. So madali kang mahabag, naaawa ka kaagad. Meron kang compassion sa lahat ng tao. Pag nakakakita ka ng nakakaawa, pinag-pray mo agad kahit hindi mo kilala. Minsan makakakita ka sa kalsada, may mga taong basura, taong grasa. Tapos ang dumi-dumi, di ba? Tapos kumakain ng pinupulot sa kalsada. Di ba na ipag-pray mo? Panginoon, pagpalaan mo nga yung tao. Nakakaawa. Bigyan mo nga ng mahal, di ba? Mahabaking ka kasi. Kaya kahit hindi mo kilala, pinag-pray mo. Tinutulungan mo. Yung mga walang makain. Natatandaan mo nung ano, nagbabay ka ko sa Red Forest, meron doon punubi. Kada ko madadaanan, nakahiga lang. Naging ano sa akin, nakada ko pupunta ng ano, ng bigyan ko ng pagkain. Paano isang araw, bibigyan ko ng pagkain, nagulat ako, ang daming pagkain, nakahilera sa kanya. May Jollibee pa, may McDo. Napahiya to yung bibigyan ko pandesal na may palamang keso.
Sabi ko ba, ang daming nagbibigay dito sa taon to. Yung magsiguro, yung mga yayaman at nadadaan doon, may mga sobrang pagkain, binibigyan. Oh. Eh ako, yung lang ang kaya ko, pandesal na may keso. Oh, sabi ko ba, tinan mo nga ito, hindi pinababayaan ng Diyos. Eh, kawawa yun eh. Dukha yun eh. Sabi ng ama, I am father to the fatherless. Ako'y ama sa mga dukha. Kaya kapag tinutulungan mo ang dukha, ang Diyos nagkakautang sa'yo, sabi. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa'yo. Kaya dapat maging mahabaging ka. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O malinis ba puso mo? O hipokrito ka? Nagkukunwari ka ng Kristiyano? Totoo ka ba Kristiyano? Nagtanggapin mo ba ang Diyos bilang Diyos at tagapaglinis, sinusunod mo siya? O sinusunod mo pa rin ang sarili mo? Sabagay, at least nandito ka pa, may pag-asa. Tatalikdan mo lang ang sarili mo. Ang sino mang magmamahal sa kanyang sariling buhay, mawawala nito. Yung hindi magmamahal sa kanyang sariling buhay, magkakaroon ng buhay na walang ga. Ano yun? Hindi mo naiibigin yung dati mong pagkatao? Tatakwil mo na yun, hindi ka na mabubuhay yun. Ang ipamumuhay mo na, yung bagong pagkatao. Yung pagkataong sumusunod lang sa Diyos, nire-reject si Satanas. So yun ang magkakaroon ng eternal na buhay. Mapapalad ang mga makapayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. O take note ha, baka mamaya awatin mo yung nagsasaksakan, huwag. Kasi may word of God dun. Huwag kang papagitna sa dalawang nag-aaway para mga asong ululun, kakagating ka. Kita nyo sa TV, mababalita nyo, may napatay, 15 saksak, umaawat lang. Pinagsasaksak nung mga kalaban nung ano niya, pisan niya. Umawal ka, hindi ikaw ang paksaksakan nun. Wala naman sa huwisyo yung mga yun. Puro damdamin na nag-ahari doon. Galit, poor. Tapos isingit ka, sasaksakin ka. So, hindi mapagpayapa yun na mapakialam sa iba. Yung mapagpayapa, nakakakita ka ng kakilala mo. Yung kakilala mo, ha? Kapatid mo, mga magulang mo. Nakita mo nag-ahaway, isingit ka. Magkakausilin ka kung ayaw nila, diruan. Mapagpayapa ka na nun. Pero huwag kang papagitna doon sa nag-aaway. Tanga ka noon. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang papagitna, mamamatay ka dahil. Parang aso ulul yung mga yan. Kakagating ka. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang karihan ng langit. So, manulungkot ka pa ba? Pag inuusig ka, eh sabi ng Bible, yung umuusig sa inyo, maalipusta sa inyo, tanda ng paghuhukom ng Diyos sa kanila na sila pupunta sa impyerno. Tanda naman na ikaw ang pupunta sa langit. O, maaawa ka pa dun nga eh. Bakit? Eh, yung inuusig sa'yo, pupunta sa impyerno, ikaw sa langit, gaganti ka pa ba? Sa impyerno na eh, gaganti ka pa ba? Kawawa na nga yan eh. Kakawawain mo pa ba? Mapapalad kayo pagka kanyang inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwibigaan na salitang masasama na pawang kasinimalingan dahil sa akin. So, mapalad ka nun. Ano'y kakalungkot mo? Mapalad ka. Diba? Yung iba kasi, pag yung inaalimura, inaapi, nalulungkot sa buhay niya, inaapi. Eh, yun yun eh. Anak ka ng Diyos, diba? O, di katulad ni Kristo, aapihin ka. Aalimurahin ka. Magiging man of sorrow ka. Sanay sa kapanglawan. Sanay sa kadalamhatian. Amen!